Hello! Welcome back sa aming YouTube channel! At syempre, andito na naman kami para magbigay sa inyo ng mga tips tungkol sa pag-a-apply dito sa New Zealand. Syempre, ito na naman ang pinakamaganda at fresh na si Jhing NZ! Yes! And may bago kong title, ang inyong immigration advisor, si Jhing! Kasi dami nang tinong out sa ano... Ay, ano na lang, bigyan ko ng title sa sarili ko, Immigration Advisor. Hello. Oh, di ba? At syempre, bago si ang aming title ngayon at ang gagawin naming video ay ang Sahod Reveal! At ayan syempre, na, ang nagtatanong. Yesterday, at syempre, sabihin din namin yung cost of living dito sa New Zealand. At syempre, bago yung magsimula, isang bonggang-bonggang intro mo! Tapos lang ng bonggang intro. At syempre, ito na nga ang bonggang-bonggang sahod reveal. So, magkano nga ba sinasahod dati dito sa New Zealand? Mga nagtatanong dyan, mga nagtataka kung magkano sinasahod namin. Ang trabaho natin, I mean, ang sahod namin is paid kami by hour. Kung ilang oras ang trinabaho mo sa isang araw, yun yung mabayaran sa'yo. True. Walang ano, hindi gaya dyan sa Saudi na nakapag-out ka na, uutusan ka pa. Dito, pag once na nag-out ka na, hindi ka nila pwedeng utusan. Kasi nga, hindi na yun bayad. Hindi na siya bayad. Yun, kahit minutes lang yung sinobra mo. Kunwari, nag-out ka ng 5:15, 5:16, yun. Yung 16 minutes na yun, babayaran pati yun. Ganon dito, ganon tumunga dito. At syempre, bago tayo magsimula, bakit nga ba tayo lamig na lamig? Kaya nga, kasi nga, dalawang araw na kasi nag-uulan, kaya kami tinangin naman mga nakanitid-nitid na kaming mga jacket-jacket, kasi nagyayero na kasi sa labas yung mga bulo. At saka take note ha, summer pa ngayon. How much more pag nag-winter talaga kasi mga ngarag talaga. Yesterday, ganda-ganda namin. Anyway, continue natin yung ating bonggang sahod reveal. So, pakita ko dyan yung aking payslip kung magkano sinasahod ko. Yung kanya yung ipapakita kasi pagka ako mapanood to ng asawa ko sabihin, ay bakit ganyan pala, mas malaki pala sinasahod mo sa akin, gaganoon din ako. Kaya confidential, kaya yung kanya na lang para. Kaya yung sa akin na lang. So, ito, ipapaskil namin dito sa screen. Ready na ba aking, kayo? Payslip. So, ito na nga. Tada! So, ayan, sumasahod ako ng 1,700 New Zealand dollar. Ayan po ay 2 weeks. Two weeks yan. Kasi, sa amin kasi, ang sahuran is every first week and second week. No? Ganon. Yung iba may weekly. Pero sa amin kasi every two weeks. Kaya medyo mas mataas. Tapos ngayon, ang currency, ang palitan naman is 33.7. So, yung sahod ko na 1.7 na yan, ayan ay total sa peso, kung i-convert natin is 59,000 pesos, 2 weeks. After tax na yun, di ba? Yes, after tax na yun. Bale, yung hindi pa nakakaltas ang tax, nasa 2,000 eh. 2,100, I think 2,100. Tapos may tax na more or less 400. Yes. 200. Yes. Tapos, hindi ko kita yung payslip mo pa eh. Yun. Diba? Bongga! Tapos, ano naman eh, yung kung sa 1.7 na yon sa 2 weeks, bonggang-bongga na talaga compared talaga dyan sa Middle East, dyan sa Saudi, lalo sa Saudi. True. So, sa isang buwan, kasi talaga kikita ka ng 100... Nasa 120,000 a month. Ano neto na yun? Neto na yun. Less na yung tax dito. Tax na yun. Tapos, ito pa ang bongga. So, ano ba ang cost of living dito sa New Zealand? Yun. So, yung sasahurin mo ng 1.7, ang ibabawas naman doon is yung sa ano mo, bahay. Bill sa bahay, yung kuryente, tsaka sa internet. Actually, yung internet naman, at tsaka yung
sa bills, sa electric bills, monthly naman siya dumadating. So, once a month lang yung binabayaran. Yung bahay naman, every week. Every week. Weekly ang bayad dito ng so, bahay. So, magkano nga ba, usually magkano nga ba ang rent sa isang kwarto? Mm-hmm. So, since dito, sa kwarto mo. Yes, sa kwarto ko. Ito kami sa kwarto niya ngayon. Siyempre, ang binabayaran ko dito is 180 per week. Kasi kung i-compute mo yon 180. 180. Times 4. Times 4. Weeks. So, 720 ang expenses niya sa kanyang bahay. Sa isang buwan. And so, then, yung bill naman ng monthly ng, naman siya. Pero nasa ano lang naman yun eh. Nasa 50 to 60. Internet at saka ano. At saka sa... Magkasama na yung electric bills sa, at saka sa Wi-Fi. Mm. Diba yun? Electric at saka sa internet. Yes. Yun. So, yan. Natapos na tayo sa bahay at saka sa mga bills. Sa mga pagkain naman tayo. Sa pagkain. Magkano ba ang nagagastos nyo sa pagkain? Sa amin. Sa per week ha, per week. Minsan nga, every 2 weeks lang kami nag-grocery. Kasi sa amin, free, madami kasing mga libre sa amin. Yesterday. Mm-hmm. Yung siguro average ng per week namin, ano, sabihin mo na lang na 60 to 80 per week. Yun, yung sa amin, dalawa kami doon. Dalawa sila, mag-asawa sila. Oo. Eh, mas mababa sa'yo. Kasi, mas mababa sa akin kasi solo lang ako. So, yung sa'yo, magkano ang nagagastos mo sa amin? Ang nagagastos ko lang is 30 to 40. Per week, no? Per week. Mm. Per week yun. Ganun 30 yun. To 40. Hindi naman kasi ako matakaw, kita-kita naman. So, anong ibig mo sabihin? Kabiga. Siyempre, ganyan. Oo, 30 to 40 New Zealand dollar yung budget ko sa aking pagkain. So, let's say na 40 times 4. So, yes, 160. Ang monthly niya. Na expenses sa pagkain. Yes. Tapos yung bus naman, kung magbabas ka, magkano na naman kung yung papunta pabalik. Yes. $2 per day, no? Mm-hmm. Tapos dito kasi, ang pasok is, ano, 5 days a week. Yes, 2 days off. Mm, 2 days off. Mm-hmm. 5 days ka lang duty. So, kung 2 times 5, 10, 20, 30, $40 mm-hmm. ang bus mo per month. Yes. So, plus 40 na lang yun. So, 160 plus 40. So, 200. So, pagkain is 160 and then sa transportation mo is ano 40. So, 200 plus 700. Ano ba yun? Yung ano mo kanina times 4. Plus 720 sa ano, sa yung sa bahay. Bahay. Plus yung, sabi mo na lang bills nasa ano na lang, 50. So, yes. Ang total noon na monthly na expenses is average is 970 a month. A month 'yun ha, hindi per 2 weeks. So kung yung 970 mo kung 1700 times 2 less 9 less 970. So may neto ka pa na 2,430! O, diba? O, times natin yun sa 33.7. May mas-save ka ba na 80,000? Saan ka pa? Diba? Makakabili ka pa ng ano mo doon. Makakabili ka pa ng pang ano mo. Ng, pang sa skincare, ganyan-ganyan. Kung magastos ka, good luck na lang sa'yo. Depende rin naman actually yung ano eh yung masisave mo kung paano ka rin gumastos. Correct. Kasi kahit naman sabihin mong yung iba ang laki ng ano nila ng sila sahod pero sinasahod. Mas malaki rin yung gastos expenses. Nila. Mm-hmm. Kundi lang din nasisave. Eh sa amin naman hindi naman kami masyadong magastos talaga na yung totally. Hindi naman yung hindi rin kami kumakain, nakakain naman kami at nakakapagluto rin naman ng mga tamang ulam, 3 times a day kumakain. Pero yung sa talagang ano, hindi yung budget namin, hindi yun yung tipid na tipid. Talagang andun yung may meat, may gulay, may isda, may rice, regular pa rin yung rice natin kasi syempre mga Pilipino, 'di ba? Ganon. Kasi tayo kasi mga Pilipino kasi may hilig kumain ng kanin. Mm-hmm. Lalo na ako, sa umaga kanin, sa tanghali kanin, mm-hmm. sa hapon kanin, kaya naluloko kasi hindi ko alam saan napupunta yung kinakain. Kaya nga, ewan ko ba naman kung bakit fit na fit pa rin ako pitit. So, yun na nga. So, mm-hmm. diba, ang saya-saya magtrabaho dito sa New Zealand. Diba?
And by the way, marami kasi nagtatanong tungkol sa cover letter at saka sa CV. So ayan, sa next vlog namin, magpo-post kami dito ng cover letter at saka ng CV na format. Tapos i-example ko na rin yung sinubmit ko na cover letter para naman napaka malaking tulong na rin yun. Yes. Ipo-post ko dito. Yung content mismo ng cover letter mo. Yung content ng aking cover letter. Pero wait lang. Ang saya-saya ko kasi may nangyayari sa ano natin ngayon. Bago magpapasalamat muna tayo sa yes, today. Alam nyo ba mga kabaklaan? Puso talaga yung yes, mga nangyayari. Yes, hindi talaga namin ine-expect talaga na sobrang pagmamahal niyo sa amin. Oo. As in talagang ewan at happy kami. Alam mo, ine-expect talaga namin na konti lang yung magiging views, konti lang yung magiging subscriber namin. Pero at least for the next 2 weeks na nag-vlog kami, na magka-join force, as in talagang tumaas. As in talagang... Tapos nakakataba ng puso yung mga sinasabi nila. Thank you so much. Nakakatuwa talaga kayo yung mga comment yung napaka... As in, nakakataba ng puso. Yung nag-ano ka, natulungan yung mga ibang tao. Of course, nakarating kami dito in our own way na nakakita kami ng way para mapunta dito. So, bakit hindi mo i-share kung wala namang mawawala? Diba? Wala namang mawawala. Yes. Kaya, apply din. Yung basta, ginawa namin, sineshare lang namin sa inyo, gawin nyo din yan, malay nyo naman. Based on our own experience kasi talaga yung mga mga sineshare. Kaya wag talaga kayo mawala ng pag-asa. Go, apply lang ng apply. Yay! So yan mga kabaklaan, kung nagustuhan nyo ang aming video ngayong araw na ito, please don't forget to subscribe and hit the bell button notification para updated kayo sa aming mga susunod na mga videos. Yes. At i-share nyo na rin para naman mapanood din ng iba, di ba? So yan, syempre BFF, congratulations! Yes. We're so happy. Yes. Sobrang pinapasaya niya talaga kami. Yesterday. Mm. So, abang-abang sa aming mga susunod na mga videos. Yes. Thank you so much. Next one. Bye.